Hello, hello, welcome back sa aking YouTube channel. This is Roger Makabuhay's Vlog. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please hit subscribe button and bell notification para updated ka sa mga susunod kong video. Hi guys, this is Roger Makabuhay's Vlog. Gumagawa ako ng video tips about dito sa Taiwan, editing tutorial at iba pang mga kalokohan na nagaganap sa buhay ko dito sa Taiwan. So kung sa tingin mo gusto mo yun ganun content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel at i-check ang mga ginagawa kong video. In this video, pag-uusapan natin ang tema. Sa teko or tinatawag nilang visa appearance. By the way, ang teko last process na yan para makalis kayo. Ito yung visa. Ano nga ba ang ganap sa teko? Ano nga ba ang ganap sa teko? Will you please repeat it? Ano nga ba ang ganap sa teko? Stands for Taipei Economic Cultural Office. Galing ha? Napakadali lang ng ganap dun. Kaso matagal. Ano? Matagal. Madali pero matagal. Baliw ko yata eh! Madali. Matagal. Gago! Matagal kasi madami kayo dyan. So balik tayo sa ganap. Madaldal ka eh! Tatawagin lang ang pangalan nyo. Tapos pupunta kayo sa harap. Then may ipapakita sa inyo which is yung passport nyo. Tapos yes sir, no sir lang ang sagot. Ma'am, galing mo pala dyan ah! Hindi ko alam ah! Siyempre yes kung ikaw yun. Kung sa'yo yun. Pero sure naman yun na sa'yo yun. Hindi naman siguro magkakamali. Paano masabi? Pero double check na rin. Buti kung ikaw ngayon nasa passport bago ka sumagot. Pakitandaan ha. Yes sir, no sir lang ang sagot. Huwag kayo yung tango. Baka kasi isa pa yung maging dahilan ng pagkapaso ng inyong visa. Basta sumunod lang sa mga hinihingi nila para walang problema. Nagbigay ako ng dalawang dahilan bakit nadi-deny ang visa. Una, gusot or punit ang passport. Kaya please pakiingatan po ang passport. Galingan tiyamba mo, malakas eh. Bili niyo ng cobra. Mura lang naman yun. Pangalawa yung pagpeke ng dokumento. Kasi sasabihin nito ng agency nyo na magbigay kayo ng requirements. Tapos, ang agency dadalhin sa teko yung mga requirements nyo. I-present nila doon para ipa-authenticate. Ngayon, i-check ito ng mga taga-teko. At pag na-detect na peke yun, huwag na kayong umasa. Iba-blacklist ka pa nila. Kaya kung hindi ka graduate, huwag na magpagawa ng diploma sa rekto. Kasi kung hindi ka makalusot, sayang. Tapos na, wala na. Last process ka na pa naman. After nyo sa take, babalik na kayo sa agency. Ngayon, talakayin na rin natin yung mga magaganap sa pagbalik niya sa agency. Kasi dito na yung mabigat-bigat. Dito na yung mabigat-bigat. Dito na yung mabigat-bigat. Dito na yung mabigat-bigat. Iisip ng pang-placement fee. Pang-placement fee. Kung walang pang-placement fee, huwag kayong mag-anala. Nasabi ko na rin to dun sa isa kong video eh. Yung about placement fee. Ulitin ko ulit ngayon. About placement fee. Updated sila sa inyo, no? Yung mga lending companies na yan. Minsan connected sila sa mga agencies. Doon nila nakukuha yung mga number nyo. Doon nila nalalaman yung status nyo kung pasado na kayo. Magtataka ka, may tatawag sa'yo. Tatanong kung magle-lending ka. Tapos sasabihin nila, connected sila sa agency kaya alam nila. So after nyo sa lending, pabalik ulit kayo sa agency. Next process, final briefing na. Yan na. Sa final briefing, dito na yung pag-uusapan nyo. Do's and don'ts pagdating nyo dito sa Taiwan. Pagdating sa airport, at dito na rin, i-issue yung ticket nyo.
malalaman nyo na yung kilos allowed sa luggage. Kapaliwanag nila yan. Sasabihin nila sa inyo yan. Kasi depende yun sa airlines. Tapos dito na rin yung magsasign kayo ng contract. So, pag magsasign ng contract, medyo basa-basahin nyo para at least meron kayong konting alam dun sa pinirmahan nyo kontrata. So, tapos na yun. After nun, bibigyan na sa inyo yung mga documents. I-review nyo. Pati yung plane ticket. So, ayun na lang siguro. Hanggang sa muli. Tapos na tayo. Sana nakatulong ako. Goodbye and God bless.